Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng isa nating kaninuno. Itago na lang natin ang pangalan niya bilang Eric. Taong 1990, Masulong Dos, Canlaon, Negros Oriental. Nang mga panahong ito, namamasada sa habal-habal sa bayan si Eric. Ang rutang kadalasan niyang dinadaanan mula sa bayan papunta sa mga mabundok na bahagi ng lugar. Karga ang mga pananim ng mga taong kanilang ibinebenta sa bayan. Malaki ang kinikita ni Eric sa trabaho niya dahil nakabili na siya ng isa pang motor na ipinapagamit naman niya sa kanyang kapatid. Hindi kaalwanan ang pamumuhay nila Eric. Sa katunayan, hindi siya nakatapak ng sekundarya sa kadahilan ng kinakailangan magtrabaho para makakain sila ng kanyang ina. Wala ng tatay si Eric at bilang nag-iisang lalaki sa anim na magkakapatid, siya ang tumayong ama ng tahanan. Pangatlo si Eric sa kanilang magkakapatid. Ngunit kung ituring siya ng mga kapatid niya, ay tila siya ang panganay. Lalong-lalo na pagdating sa mga pagpapasya para sa kanilang pamumuhay. Ano, Eric? Kailan natin papasimulan yung pagpapagawa ng bubong natin sa kusina? Tumutulo na kasi doon eh. Tanong ng nakakatanda niyang kapatid na babae. Siguro baka sa susunod na buwan na lang ate. Nag-iipon pa ako eh. Saka may bibilin pa akong mga gamot ni nanay. Pero huwag kang mag-alala ate, dahil matatapos na yung tag-araw eh. Siguradong mapapaayos din natin yan. Tugon ni Eric sa kanyang kapatid at umalis na upang mamasada. Ang hindi alam ni Eric na yung araw na yon ay may malaking pagbabago ang mangyayari sa kanya. Habang papaakyat ng bundok sakay ng kanyang motor, napansin niya ang kakaibang tunog ng kanyang makina. Pero hindi naman niya ito pinansin sa kadahilan ng kailangan niyang maihatid ang mga gulay ng taong umarkila sa kanya papunta doon sa bayan. Nang matapos niyang magkarga, kaagad na din siyang tumulak pababa ng bayan. Sementado naman ang daanan, pero hindi lahat ng bahagi. May mga lubak pa din na madadaanan, kaya maingat si Eric sa pagbaba dahil napakabigat ng kanyang mga karga. Kaso nga lang, sa hindi inaasahang pagkakataon, pumalya ang makina ng motor ni Eric. Dahilan para bigla ang mamatay ang makina at dahil pababa ang daanan ay nahirapan siyang kontrolin ito. Dumulas ang kanyang gulong at tuluyang nahulog sa isang bangin. Hindi namang gaanong matarik ang bangin na iyon at merong mga puno sa ibabang bahagi. Ngunit sa oras na magkamali ng bagsak ang sinumang mahuhulog doon, ay siguradong mababalian ng buto o hindi kaya ang pinakamalalang senaryo, mamatay. Ngunit sadyang mapalad si Eric ng mga oras na ito. Sumabit noon ang suot niyang jacket sa isang sanga kaya hindi siya nagtuloy-tuloy sa ibaba ng bangin. Walang sinayang na oras si Eric. Kaagad siyang umalis sa pagkakasabit doon sa may sanga at sinubukan niyang isalba ang kanyang motor na nasa bandang ibaba ng bangin. Pagkalapit niya sa kanyang motor, kaagad na nanlumo si Eric. Sa kadahilan ng nagkalasog-lasog at nagkahiwalay-hiwalay ang mga parte nito. Naupo si Eric sa tabi ng kanyang motor habang pinagmamasdan ito. Hanggang sa nakarinig siya ng isang iyak ng babae. Nagulat si Eric kasi nung lingunin niya kung saan nanggagaling yung iyak, wala namang tao doon.
Inikot pa niya ang paningin sa buong paligid sa pag-asang makikita niya kung sino yung umiiyak na babae. Ang nasa isip kasi ni Eric, baka natamaan ito ng kanyang motor nung bumagsak ito doon sa may bangin. Pero wala talaga. Kaya minabuti na lamang niyang umakyat sa bangin at humingi ng tulong. Sumaktong pagkarating niya sa may kalsada, dumaan ang isa sa mga kakilala niyang namamasada ng habal-habal. Oy, Eric! Anong ginagawa mo dito? Saka bakit puro gas-gas yan mukha mo? Nagtatakang tanong ng kanyang kaibigan. Nahulog kasi ako sa bangin, pare. Patid naman ako sa may bahayo. Wika ni Eric sa kadahilan ng bigla na lang siyang nahilo. Pagkarating niya sa kanilang bahay ay kaagad siyang nahiga at nag-aalalang lumapit sa kanya ang kanyang ina at kaagad siyang inasikaso nito. Sinalaysay niya ang nangyari at nagpasalamat naman ang kanyang ina dahil nakaligtas siya doon sa disgrasya. Matapos ng lahat ng pangyayari, nagpahinga si Eric ng ilang araw. Wala namang kakaibang nangyari sa kanya. Pero sumapit ang isang gabi. Habang nakahiga at nakapikit ang mga mata, isang imahe ng napakagandang babae ang nagpakita sa kanyang isipan. Umiiyak ang babaeng ito. Napadilat si Eric at dali-daling bumangon upang uminom ng tubig. Hindi niya alam pero nakaramdam siya ng konsensya nang makita niya yung babae. Inisip niyang mabuti ang buong pangyayari. Noong naaksidente siya, sigurado naman si Eric na wala siyang tinamaan o nabangga. Kaya itinanong niya sa kanyang sarili kung sino yung babaeng nagpakita. Kaso nga lang, nang tuluyan na siyang makatulog ng gabing yon, muling pumasok sa kanyang panaginip yung babae at ipinakita sa kanya kung ano ang nangyari. Pagkabagsak ng motor ni Eric doon sa ibaba ng bangin ay may isang batang babaeng tinamaan. Nakita niya ang babae na umiiyak sa tabi ng bata at nagtataka siya dahil hindi naman niya nakita ang mga ito noon. Hanggang sa nagising si Eric at hindi na bumalik sa pagtulog. Mag-uumaga na rin kasi ng oras na ito at pagsikat ng araw ay kaagad siyang lumabas ng bahay upang pumunta doon sa lugar kung saan nangyari ang aksidente. Masyado pang maaga noon at wala pang ibang tao doon sa lugar, kung kaya't dali-dali siyang bumaba ng bangin upang muling tignan ang lugar. Pagdating niya doon sa ibaba ay naroon pa rin ang kanyang motor. Ngunit ang ipinagtataka ni Eric, may mga nakapaikot na bulaklak sa buong paligid. Naglakad pa ng gusto si Eric upang makita ang buong lugar. At doon pala sa gawing dulo ng bangin ay merong isang bukal. Kinabahan si Eric dahil meron ding usap-usapan sa kanilang lugar na may mga nilalang na nakatira sa bukal na yon. Lalo pa siyang nahintakutan nang may nakita siyang inihaw na dalag na lumalangoy doon sa bukal. Napaatras si Eric nang dahil sa kanyang nakita at kaagad nang tumakbo pauwi sa bahay nila. Pagdating niya sa kanilang tahanan, kaagad siyang pumasok sa kanyang silid at nagkulong doon. Nagtaka naman ang nanay ni Eric dahil hindi din ito kumain ng agahan at magtatanghalian na ay hindi pa rin siya lumalabas ng kanyang silid. Kaya minabuti niyang pasukin ang kanyang anak upang tingnan. Nakita niya si Eric na nakatalukbong ng kumot. At nang alisin niya ang kumot ay nakita niyang nanginginig at pawis na pawis ang kanyang anak.
Inaapoy din ito ng lagdat. Kaya dali-daling dinala si Eric sa pinakamalapit na health center upang ipasuri ang kanyang kalagayan. Ngunit, laking gulat nila nang sabihin ng doktor na wala namang sakit ang binata. Normal lang ang lahat sa kanya. Kaya pinayuhan na lang sila ng doktor na umuwi at pagpahingahin ang binata. Hanggang sa sumapit ang hapon, wala pa ding pagbabago sa kalagayan ni Eric. Kaya naisipan ng kanyang ina na magpatawag ng albularyo upang patignan ang kanyang anak. Pagdating ng albularyo ay nagulat ang nanay ni Eric dahil kaagad din itong umalis sa bahay nila. Manong, saan ho kayo pupunta? Hindi niyo po ba titignan yung anak ko? Wika ng nanay ni Eric. Pasensya na ho kayo dahil hindi ko kakayanin ang sakit ng batang yan. Pasensya na ho. Maghanap na lang kayo ng ibang titingin sa kanya. Tugon ng manggagamot at dali-daling umalis sa kanilang tahanan. Takang-taka ang nanay ni Eric sa ipinakita ng matandang manggagamot. Ngunit ang mas inaalala niya ay ang kalagayan ng kanyang anak. Kung kaya't sinubukan nilang maghanap uli ng isa pang manggagamot na maaaring makatulong sa kanila. Habang tumatagal, lalong lumalala ang kalagayan ni Eric. Hanggang sa sinasabi na ng binata na nakakakita siya ng kung ano-anong nilalang. Minsan sinasabi niya sa kanyang kapatid na nakakakita siya ng gintong kalabaw na naglalakad sa ibabaw ng kanilang bubong. O hindi kaya naman, isang baboy na lumilipad. Napagkamalan na sira ulo si Eric. Kaso ang nakakapagtaka, nangyayari ito tuwing alas 3 ng hapon at alas 6 ng gabi. Ngunit maliban sa mga oras na yan ay matinong nakakausap ang binata. At paminsan pa nga, naglalakad ito sa loob ng kagubatang mag-isa at hubot-hubad. Natatagpuan na lamang itong nakahiga sa isang puno ng dudol o bulak doon sa loob ng gubat. Nagpatuloy ng mahabang panahon ang ganong kalagayan ni Eric. Hanggang sa dumating ang isang araw na may mga grupo ng babaylan ang napadaan sa kanilang bayan. Ang unang pumasok sa isip ng nanay ni Eric, patignan ang kanyang anak doon sa mga babaylan. Habang nagbabahay-bahay ang mga babaylan na yon, nag-antay ng tamang pagkakataon ang nanay ni Eric. Kaso nga lang, hindi pa nakakapagsalita ang nanay ni Eric. Nagwika yung isa sa mga babaylan ng, "Nasaan ang iyong anak? Hayaan mong matignan ko siya." Bungad ng babaylan na labis ipinagtaka ng nanay ni Eric dahil hindi niya pa sinasabi ang kanyang pakay doon sa babaylan. Pero hindi na siya nagtanong pa. Pinapasok niya ang babaylan sa loob ng silid ni Eric at nang makita ng babaylan ang natutulog na binata, bigla itong ngumiti. "Narito ka lamang pala. Matagal na kitang hinahanap, bakong." Wika ng babaylan. Kaagad ipinag-utos ng babaylan na ilabas ng bahay ang katawan ni Eric. Tinalian niya ng mga pulang tela ang paa at kamay ng binata. Hinayaan niya itong mahiga doon sa lupa. Matapos nun, pinaikutan si Eric ng mga babaylan habang paulit-ulit silang kumakanta at sumasayaw. Halos 2 oras ang ginawa nilang pagkanta at sayaw hanggang sa lumapit ang matandang babaylan kay Eric. "Bakong, sumagot ka. Bakit ka nasa katawan ng taong ito? Anong ginagawa mo dito?"
wika ng matanda. At laking gulat ng nanay at mga kapatid ni Eric nang biglang nagsalita ang binata, ngunit iba ang kanyang boses. Boses ng isang babaeng umiiyak. Pinatay! Pinatay nila yung anak ko! Kaya kailangan niyang pagbayaran ang kanyang ginawa. Malungkot na wika ng nakasanib kay Eric. Kung gayon, pakiusap ko sa iyo, kaibigan. Maaari mo bang ipakausap sa amin ang kaluluwa ng binata para mapaliwanag namin sa kanya ang lahat ng nangyari? Pakiusap ng matandang babaylan. Ngunit hindi pumayag yung nilalang na nakasapi kay Eric. Kung gayon, sinanang sayong na ang kakausap sa'yo. Ayoko na sanang umabot pa sa ganito, pero pinipilit mo ko. Kaya siya na ang kakausap sa'yo, bakong. Matapos magsalita nung isang babaylan, ilang sandali lamang ang lumipas, dumating ang isang babae na merong hawak na baston. Puting-puti ang lahat ng napakahaba niyang buhok, at pagkalapit niya doon sa katawan ni Eric, nagwika ito ng, "Salamat, Adelpa. Ako nang bahala sa kanya." Wika ni Nanang Sayong. "Ngayon, bakong, hindi ka ba makikinig sa pakiusap sa iyo ng aking alalay? Alam kong masakit ang nangyari sa iyo at kailangan mong mabigyan ito ng hustisya. Kaya pakiusap. Hayaan mong makausap namin kahit sandali ang kaluluwa ng binatang ito." Wika ni Nanang Soyang. Ilang sandali lang ang lumipas matapos nun. Bumalik sa normal ang boses ni Eric. Isang palatandaan na bumalik na ang kanyang kaluluwa. Nasan ho ako? At bakit ang dami pong tao dito, Nay? Tanong ni Eric. "Kami ay mga babaylan. Narito kami para tulungan ka, iho. Kaya pakiusap, sabihin mo sa akin ang lahat ng nangyari noong nakaksidente ka." Tanong kay Eric. Kaagad namang isinalaysay ni Eric ang nangyari, pati na rin ang naramdaman niya matapos ang aksidente. Habang si Nanang Sayong naman, ipinaliwanag sa kanya ang lahat ng nangyari. "May napatay kang isang hindi nakikitang nilalang. At ito ay anak ng isang diwata. At sa totoo lang, iho, nasa loob ng katawan mo ngayon ang diwata na yon. Alam mo bang nagdadalamhati siya sapagkat wala na ang kanyang kaisa-isang anak? At dahil sa kanyang hinagpis, kaya kanya pinarurusahan. Kaya nangyayari ang lahat ng ito sa iyo." Pagpapaliwanag ng matanda. Tinanong ni Eric kung ano ang maaari niyang gawin upang lubayan siya ng gumagambala sa kanya. Sinabi ng matanda na hindi magiging madali ang kanilang gagawin sapagkat diwata ang kalaban nila. Hindi basta-basta ang mga elemento na ito, dahil meron silang katangian na pumatay ng kaluluwa ng isang tao. At isang maling galaw lang ng mga babaylan, maaaring ganon ang gawin ng diwatang nasa katawan ni Eric. "Kung ganun po, wala na po ba akong magagawa para mapatawad niya ako? Hindi ko naman po sinasadya yung lahat ng yun eh. Sana maunawaan niya na hindi ko po yun ginusto. Maging ako po nalulungkot din sa nangyari sa anak niya. Kaya kung meron lang po kong magagawa, pakiusap po o. Sabihin niyo po sa akin."
wika ni Eric kay Tandang Sayong. Ilang sandali pa, muling tinawag ng matanda ang diwata. Ano ang maaaring gawin upang makuha ang kapatawaran mo? Hindi sinasadya ng lalaking ito ang mapatay ang anak mo. Hindi niya ginusto ang lahat ng nangyari. At sa katunayan, nalulungkot din siya dahil sa mga naganap. Kaya pakiusap, Bakong. Alam kong mabuti kang diwata. At kahit kailan hindi ka naminsala ng mga tao. Kaya nawa ay dinggin mo ang pagsamo ng taong ito. Pakiusap, kaibigan. Pakinggan mo ako. Patawarin mo ang batang ito. Pakiusap ng babaylan. Nakaagad namang tinugon ni Bakong. Mapapatawad ko lamang siya kapag nagawa niyang alisin sa lugar na yon ang kanyang nasirang gamit ng mag-isa. Walang tumutulong na ibang tao. Ito ang nais kong mangyari. Wika ng diwata at kaagad ding nilisan ang katawan ni Eric. Ikinagalak ng matandang babaylan ang naging tugon ng diwata. Sinabi niya kay Eric ang mga nais mangyari ng diwata. At kinabukasan ay kaagad namang tumalima ang binata sa sinabi ng babaylan. Bitbit ang kanyang mga kagamitan. Isa-isang binaklas ni Eric ang bawat parte ng kanyang motor. Isa-isa niya itong binuhat, paakyat ng bangin kung saan siya nahulog. May mga pagkakataong nabibitawan niya ang mga pyesa at bumabagsak ito sa kanya. Ngunit hindi tumigil si Eric. Patuloy niyang ginawa ang ipinag-uutos sa kanya, kasabay ng walang tigil na panghingi ng tawad doon sa diwata. Patawad po kung dahil sa akin nawala ang kaisa-isang anak mo. Patawarin mo ko kasi dahil sa aking kapabayaan, isang buhay ang nawala. Naway makamit ko ang iyong kapatawaran, diwata. Hindi ko sinasadya ang lahat ng pangyayari. Nakikiusap ako sa iyo. Wika ni Eric habang isa-isang binubuhat ang mga parte ng kanyang motorsiklo. Nang maubos niya ang lahat ng mga parte, nagakot naman siya ng mga malalaking bato at gumawa ng puntod sa sinumang pinagbagsakan ng kanyang motor. Dahil ayon sa babaylan, doon mismo sa lugar na yon namatay ang anak ng diwata. At habang ginagawa ito ni Eric, nakaamoy siya ng isang mabangong simoy ng isang bulaklak. Laking gulat ni Eric nang may isang bungkos ng bulaklak ang biglang lumitaw sa ibabaw ng ginawa niyang puntod. Sa halip na matakot ang binata, kaagad siyang lumuhod at umiyak. Maraming salamat po, diwata. Maraming salamat po. Salamat po sa inyong kapatawaran. Wika ni Eric. Dahil sa kaloob-looban niya ay naramdaman niya ang kakaibang gaan ng pakiramdam. Isa lamang itong patunay na nakuha niya ang kapatawaran ng diwata. Okay, shoutout muna tayo mga kaninuno. Shoutout kay Makatax Cortez, Simple Jean, at Kilabot King. Para sa mga gustong ma-shoutout mga kaninuno, comment lang kayo dito sa video natin or message nyo ko sa aking FB page kung special shoutout or kung meron kayong ipapabate na kaarawan. Whew! Para naman sa episode na ito. Siguro mga kaninuno, hindi masamang pansinin ang maliliit na bagay na natatanggap natin sa ating paligid. Dahil kung minsan mga kaninuno, binibigyan na tayo ng senyales ng kalikasan. Kung mapapansin nyo mga kaninuno, may unang senyales na ibinigay kay Eric bago maganap yung aksidente. Nakarinig siya ng kung anong problema sa kanyang motor. Kaso nga lang, nagpatuloy pa rin siya sa kanyang biyahe.
Dito natin makikita, mga kaninuno, palaging merong ibinibigay na senyales sa atin ang mga elemento or ang mismong kalikasan. Kaya naman huwag nating isawalang bahala yung mga ganitong bagay. Dahil ito ang paraan nila upang bigyan tayo ng babala sa mga bagay na pwedeng mangyari sa atin. Ito ang paraan nila upang magbigay ng babala sa mga bagay na pwede nating ikapahamak. Naway kapulutan natin ng kababalaghan at aral ang ating kwento, mga kaninuno. Palagi nating respetuhin ang mga nilalang sa paligid natin para maiwasan ang isang matinding sakuna. Yun lamang. Naway nagustuhan ninyo ang ating kwento. Ang tanong para sa video na ito, kung talagang nakikinig kayo, mga kaninuno, ano ang senyales na ibinigay kay Eric bago siya maaksidente? Yun lamang, mga kaninuno. Lahat ng inyong mga kasagutan ay isasali natin sa raffle na cash prize. Kaya naman, sagot lang ng sagot at malay nyo, kayo ang manalo sa ating raffle. Yun lamang. Lagi lamang nating tandaan, ang masyadong paniniwala sa supernatural ay ginagawa tayong ignorante. Ngunit ang masyadong pagdepende sa siyensya at lohika ay ginagawa tayong arugante. Hanggang sa susunod na kwento. Paalam. Bye!